Hello, magandang araw mga ka-weeb ko dyan. Yan, sa araw na to guys, maganda tong ating topic. Kasi tuturuan ko kayo kung paano magkabit nito. At DIY, kayo na lang magkabit para makatibid kayo sa labor cost. Dahil madali lang siya. Sundin nyo lang tong aking video tutorial. Siguradong makakabit nyo na tong GB box nyo. Siya ka pala guys, yung JB Box na ito, nakatagal na pakipakinabang. Especially sa mga taong nagtatrabaho, ginagawa lang service to at marami silang kinakarga sa kanilang katawan o sa kanilang motor. So isa na to sa mga magandang ikabit. Although meron naman talagang siyang, yung ating wave naman ay meron talagang lalagyan, ayan problema. O kunti, maliit lang siya. So kukunti lang may lalagay nyo. Kaya kailangan nyo pa rin ito. Or either mag-backpack na lang kayo. Pero ako, siyempre, mas gusto ko to. At mas press ko sa likod. Walang bigat sa likod. So guys, sige, pisa na natin. First of all, guys, siyempre, bago kayo magkabit nito, mamili muna kayo nito. Nga pala guys, ito, marami yung different variety, different style, different design. Bahala na kayo. Basta pumunta kayo sa shop, maningin kayo doon. At tingnan nyo kung saan sasapat ang pera nyo. Ang price range nga pala ito guys, yung pinaka isa sa mga mahal ay nasa worth 3,000 and up. At ang isa sa mga mura ay nasa worth 700. Hindi pa kasama tong frame. So itong frame na to bibilin nyo, around 700 din to. So kayo na lang magmat para yun ang total cost nyo. Okay guys, kunyari nakabili na kayo. Nakabili kayo na kayo nito. Ang una nyong gagawin guys is to remove yung handlebar. Ito yung handlebar nyo na to. Dahil itong pinaka-frame nyo, sa lalagyan ng handlebar, doon nyo siya ikakabit. Unang-una, tanggalin nyo itong apat na bolt na to. Itong apat na bolt na to, guys, sige, ay 12 mm yung sukat niya sa labi. Di 12. Ayan. So, pag natanggal nyo na, tinanggal nyo na kunyari, ayan, natanggal nyo na. Ayan. Ayan, itabi nyo na lang. Ito guys, itabi nyo kasi magagamit nyo ulit yan pag ayaw nyo na na ito. Ipwede nyo siyang ibalik or vice versa. So, nandito na tayo. Guys, ang pagbili nga pala nito, inuulit ko, is, ang alam ko, wala pang wave nito. Wala pang wave 110R. So, tingnan nyo rin. Punta rin kayo sa tindahan. Tanong nyo rin kung meron pang wave 110R. Pag wala guys, ang payo ka lang, mamili kayo pang wave dash. Sabihin nyo pang wave dash. Dahil ang pang wave dash ay sukat na sukat dito sa ating motor. So kunyari yan, nakabili na kayo, ikasan nyo na. Dahil yung tinanggal nyo na bolt dito, siya din ikakabit nyo. Kasi pit na pit talaga siya. Pit na pit. So yan, naikabit nyo na guys. Guys nga pala, tatanong nyo, napansin nyo sa akin, itong sa akin na to is galing to sa wave 100 ko. Mahaba siya, naandito yung pinaka ito. Naandito yan. So ginawa ko, kinat ko siya, hininang ko, then ikinabit ko ulit. Then nag-added ako ng kanyang isang pambrace dito for added support. So ito guys, huwag nyo nang anuin to. Mas maganda mamili na kayo para wala na kayong hinang-hinang or modification pa. So after nyo makabit na to guys, ayan, ikabit naman to yung pinaka-piece nya. Pag namili nga pala kayo nito guys ng GB box nyo, kasama na tong base. Itong base ay kinakabit by frame. May turnin nyo lang siya na apat. I-shoot nyo sa butas, ilagos nyo rito, at pakapitin nyo rito sa pinaka-grills niya. At lagyan nyo, at ihigpitan nyo siya. Yan, diba? Kita nyo? For added soap, added safety. Ako guys kasi, nagmo-modify ako ng motor. Hindi lang for beautification. Nilalagyan ko rin siya ng safety. So, sa added safety ko, sa ginawa ko rito, dinoble nut ko. Kasi single nut lang siya eh. Dinoble nut ko siya para hindi siya matanggal. O, diba? Take note guys ha, pag nagmo-modify ng motor, hindi lang beauty, kundi with safety. Yan. So, kinabit ko na siya, then ikinabit na to. Nga pala guys, pag namili kayo nito, malalaman nyo rin kung paano kinakabit tong top box niya dito sa pinaka-base niya. So, hindi ko na, na yun, alam nyo na yun. Sigurado malalaman nyo na. Dahil ito lang din ang, dahil dito sa lock niya. Ito. Nga pala guys, for added safety, inuulit ko kasi na-experience ko, nalaglag to. Natanggal to sa pinakalak niya rito, natanggal to sa highway.
So anong ginawa ko? Ang ginawa ko sa kanya, guys, ay naglagay din ako ng another support or another bolt sa loob. Pakita ko sa inyo. Yan. Nag-drill ako rito, dinirill ko to, pinalagos ko itong ano na to, ito sa box ko na to. Nag-drill ako diyan. Apat 'yan, guys, ha. Take note, apat. Pagka-drill ko diyan, nilagyan ko siya ng bolt hanggang sa loob, hanggang sa ilalim. Then pinalagos ko siya rito. As you can see, guys, ayan. Ayan. Yun. Yun, nakikita niyo ba, guys? Ayan, ulitin ko. Dapat ko, guys. Dapat ko. Ayun. As you can see, guys, pinalagos ko siya hanggang dito. Apat din yan. Ayan, pa isa. Ito pa isa, guys. Ito. Ayan, pinalagos ko siya dyan. Para itong pinaka top box ko na to ay naka-fix na rito. Inuulit ko, pag namili kayo nito, ditanggal talaga to. Pero I decided na hindi siya tanggal, hindi na siya ditanggal. I-fix ko na siyang box dito. Kasi, at saka nga pala, guys, para na rin sa magnanakaw. Pag yan ay ditanggal, ay nanakawin na lang itong buong na to. Diba easy? Tatanggalin to, babakbakin nila to. At baka mananakawin na lang nila yan. So ngayon, nilagyan ko siya for added safety, for added ano rin, security, para hindi siya manakaw. Di ba, guys? Ang ganda. So ayan, guys, at pakita ko sa inyo yung kabuuan pag nakalagay na siya. O sigurado, I think may nakikita na rin kayo yung mga nakalagay nito. Di ba, guys? Ayan, maganda siya. Ayan. O. So ayan, pwede na kayong magpagawa kung ayaw nyo ng tile look at gusto nyo may ganito. Ayan, sundin nyo lang tong aking video instruction na sa tinuro ko sa inyo at makakabit nyo na to. So sa susunod lang ulit, guys, kung may mga suggestion at comments kayo, isulat nyo lang sa baba at mababasa natin at para masagot na rin natin. So yun lang, guys, ha. Salamat, paalam.